Okay guys, you are live. Good morning, good afternoon, and good evening kung saan mo man pinapanood ang video na ito. So, ngayon lang ako uli nakapag-live kasi meron akong course na inendrolan. Sobrang nabisi po ako sa pag-aaral. No? Marami akong pinag-aralan, lalo na yung ManyChat, di ba? Chatbot, yan. So, para mas marami pa tayong matuklasan sa online business. Pati yung mga traffic, yung mga leads, paano dadami yung mga downline mo na hindi mo kailangan pinitin yung mga tao na potential, yung mga tao na naghahanap ng pagkakakitaan, yung mga taong open-minded, yung mga taong naghahanap ng opportunity, yun yung mga taong ma-attract natin. So, yun yung mga pinag-aaralan ko, yung tinatawag na attraction marketing, na hindi mo kailangan mamilit ng mga taong ayaw mag-business, ayaw mag-online business, hindi mo kailangan pinitin sila. Okay? Kasi yung mga makikita at makikilala mo sa online, sa Facebook, sa internet, ay yung mga taong willing mag-join sa business mo. Diba? So, ano yung pakiramdam kapag ganun yung natutunan mo? Diba? Hindi mo na kailangan pilitin yung mga kaibigan mo, yung mga kamag-anak mo, yung mga mahal mo sa buhay, diba? Mga KKK na sinasabi nila na ito pa yung mga magne-negative. Diba? Ito pa yung mga magsasabi na itigil mo na yung kalokohang ginagawa mo. Diba? Kasi hindi naman nila naintindihan, hindi naman nila alam kung ano ba yung nakita mo. Tama po ba? Kasi nag-iba na yung level mo. Nag-iba na yung frequency mo. Tama? So ikaw, mas mataas na yung pangarap mo kaysa sa kanila. Kaya ang mangyayari, mag-iiba na yung pananaw mo, mag-iba yung pananaw nila, sila kasi yung mga tao na sapat lang, tama lang sa kanila yung pamumuhay na sapat lang, no? Na meron silang nakakain 3 times a day, yun lang yung gusto nila, tama po ba? So wala po tayong magagawa sa mga tao na maliit lang yung pangarap kasi ang hinahanap po natin dito ay yung mga tao na mataas po ang kanilang pangarap, okay? Yung mga taong mataas ang kanilang pangarap, yun po yung hinahanap natin dito sa ating business. Kasi diba, yun naman po talaga eh. Kailangan po na hanapin mo yung mga taong mas mataas pa yung pangarap sa'yo. So kung yung pangarap ko ay bumili ng mansyon, eh pangarap niya bumili ng dagat, kasi bibili pa siya ng malaking barko. Ano ba tawag dun sa malaking barko? Yate. Tama po ba? So, sa mundong ito, wala naman pong limitasyon. Ang nagbibigay lang ng limitasyon sa mga tao ay yung mga taong nakapaligid po sa kanila. Okay? No? So, yun lang yung limitasyon. Yung mind natin is walang limitasyon. Kung anong iniisip mo, diba? Kung ano yung nararamdaman mo, yun yung mangyayari sa'yo. Yun yung ma-attract mo. Kaya tinuturo ko rin sa mga member ko, sa mga downline ko, yung law of attraction. At ang unang-unang tinuturo ko sa mga downline ko, bago ko sila turuan ng skills. Diba? Importante ang skills sa business. Hindi ka magkakaresulta kung wala kang alam. Pero, kailangan, bago natin sila turuan ng skills, kailangan muna nilang matutunan yung tinatawag na mind programming. No? Ibig sabihin ng mind programming, kailangan nating baguhin yung kanilang mindset. Diba? Lalong-lalo na pagdating sa pera. Ano ba yung mindset mo pagdating sa pera? Ito ba ay mahirap hanapin? Ito ba ay madaling hanapin? Kapag pinag-aralan po natin yung 4 mindset, di ba? Yung mga, ang mindset nila, ang pera po ay mahirap hanapin. Pero pag pinag-aralan mo yung rich mindset, yung mindset po nila na ang pera
ay madaling hanapin. Pumapatak na parang metro. Okay? Kailangan natin baguhin yung mindset nila about sa pera. Kasi kapag meron kang negative association about sa pera, ano pong mangyayari? Hindi ka po talaga magkakaroon ng madaming pera kapag negative po yung paniniwala mo sa pera. Kasi marami pong mga tao ang naniniwala na masama pong magkaroon ng maraming pera. Although, kailangan po nila ng maraming pera. Bakit ko nasabing kailangan nila ng maraming pera? Kasi po, pagagising mo sa umaga, ano pong kailangan mo? Uminom ng tubig. Yung tubig po ba may bayad o libre lang? May bayad po yun, tama? Diba? Pagkagising na pagkagising mo, magtututbrush ka. May bayad po ba ang toothpaste? Alam mo, manghingi ka lang sa kapitbahay mo para makapagtoothbrush. Diba? Maliligo ka. May bayad po ba ang sabon? Diba may bayad? So, lahat po ng ginagalawan natin, lahat po na ginagawa natin sa mundong ito, kailangan ng pera. So, kailangan mabago yung mindset mo about sa pera. So, unang-unang tinuturo ko sa mga member ko is about mindset. No? Hindi ko muna tinuturuan ng skills. Alam nyo kung bakit? Kasi ang skills po, madali lang ituro kapag binago mo ang mindset. Na nag-uumpisa ako mag-networking, hindi ko pa alam yung mga mindset na yan, no? Ang itinuturo ko sa mga downline ko is skills. Kaso, nung naintindihan ko yung about sa mindset, mas mabilis. Kasi kung skills lang, tinuruan ko nga siyang ng skills, prospecting, presenting, closing. Pero yung psychological wallet niya, maliit pa din. Hanggang 10,000 pesos lang ang kaya niyang kitain sa isang buwan. Kasi nga, yung mindset niya is employment mindset o empleyado. Yung mindset niya is empleyado pa din. So, halimbawa, empleyado ka, walang masama po sa pagiging empleyado. Diba? Marangal po na trabaho yan. Diyan din po ako nagmula. Diyan din po ako nanggaling. So, hindi po masama na maging empleyado. Pero, kapag ang mindset mo, nagninegosyo ka na nga ngayon, pero ang mindset mo pa rin ay mindset ng pagiging empleyado, yung income mo, kahit nagninegosyo ka, ganun pa din. So, halimbawa, let's say, kumikita ka ng 20,000 a month sa pagiging empleyado mo. Nung nag-online business ka, kumikita ka din ng 20,000 a month. So, same lang. Tama po ba? Bakit ganun? Same lang naman eh. Bakit pa ako nag-negosyo? Eh, same lang naman yung income ko. Empleyado ko, 20,000. Nag-negosyo ko, 20,000. Hindi tumataas. Hindi lumalaki. Diba? Tama po ba? Okay lang. Sa iba, ayaw nila kasi bakit same lang eh. Nagtatrabaho ko 20,000, nagninegosyo ko 20,000, same lang. Anong pinagkaiba, 'di ba? Bakit? Kasi hindi pa nabago yung mindset. Pero doon pa lang meron nang nagbago sa kanya. Ano 'yun? Hindi na siya empleyado, 'di ba? Malaya na siya. Wala na siyang boss na mag-uutos sa kanya kung anong dapat niyang gawin. Hindi na niya kailangan gumising ng maaga. Diba? Yung gigising ka dahil tapos ka ng matulog. Yun yung nabago. Tama po ba? Kasi ako, na nag-work ako, may empleyado pa ako, gumigising ako alas 3, alas 4 ng madaling araw. Pero nung nag-full-time na ako, full-time na po ako sa pagiging entrepreneur, online entrepreneur, pwede akong gumising ng madaling araw, pwede rin akong gumising ng alas 8 ng umaga o alas 9 ng umaga. Depende po sa akin. Diba? Kung halimbawa, natulog ako ng alas 2 ng madaling araw, so, pwede akong gumising ng 8 a.m. or 9 a.m. Wala naman akong boss. So, halimbawa, inantok na ako ng alas 9 ng gabi, pwede na akong matulog ng alas 9 ng gabi. Halimbawa, gusto kong gumising ng 5 a.m., pwede rin akong gumising ng 5 a.m. Depende po sa'yo. Kasi wala ka ng boss. Diba alam niyo yung feeling na nagtatrabaho ka, tapos alam mo yung parang lagi kang hassle na pag-uwi mo sa bahay, matutulog ka na dahil pagod na
Tapos kailangan mong gumising, kailangan mong ayusin yung uniforme mo, yung baon mo, lahat-lahat. Tapos, alam mo yun, yung dun, nagsawa ako. Kaya, kasi paulit-ulit lang, di ba? So, yun po yun. Pag tinuruan natin sila ng mind setting about sa pera, kapag po hindi na empleyado mindset ang mindset mo, lalaki na yung psychological wallet mo. Pag lumaki yung psychological wallet mo, doon na po mararanasan mong kumita ng higit sa kinikita mo bilang empleyado. So, magkakaroon ka ng opportunity para kumita ng malaki. No? So, yun po yun. So, bakit ba kailangan natin kumita ng malaki? Bakit ba hindi tayo makontento kung ano na lang yung meron? Diba? So, kung ikaw ay gusto mong kumita ng malaki, i-share mo yung video na to para mapanood din nila. Law of giving. Kung ano yung ibinibigay mo sa tao, babalik sa'yo ng times 10. Yun po yung tinatawag na law of giving. No? Yan po ang sekreto ng mga mayayaman kung bakit po sila mayayaman. No? Law of giving. Ano man ang ibigay mo, babalik sa'yo ng times 10. Okay? So, ito, i-share natin sa mga tao kasi babalik din po sa atin ng times 10. Tama? Ibigay tayo ng knowledge, ng wisdom, no? Yung langit na ang magbibigay ng gantimpala. Siya na yung gagante sa mga ginawa natin. Okay? So, yun po yun. Kailangan lang natin baguhin yung mindset. So, darating po yung mga opportunity para kumita ka ng malaki. Bakit ba kailangan kumita ng malaki? Kasi po ganito po yan. Kung ikaw po ay OFW, bakit ka po nagtatrabaho sa ibang bansa? Di ba? Para kumita ng malaki. Ang tanong, sapat po ba yung income dyan sa ibang bansa? So, let's say, kumikita ka ng 50,000 to 100,000 a month, pero malayo ka naman sa pamilya mo. Tama? So, ang nangyayari, lumalayo ka sa pamilya mo. So, kung pwede mo naman kitain dito sa Pilipinas, bakit kailangan mo pang umalis? Bakit kailangan mo pang pumunta sa ibang bansa? Okay? So, yun po yun. Kaya, mahalaga po na kumita ng malaki. Bakit? Kasi po, ang natitipid mo, pag kumita ka ng malaki, hindi mo na kailangan umalis ng bansa. Nandito ka na sa Pilipinas. Nandito ka sa bahay mo. Nandito ako sa bahay ko. In my comfort of my home na nag-i-internet lang ako, nag-online marketing, nag-online business, pero kumikita ako ng malaki kasama ng family ko. Diba? Tama po ba? Ano yung pakiramdam? Nakasama mo yung family mo palagi, nandito ka lang sa bahay mo, hindi mo kailangan lumabas, magbiyahe, makipagsiksikan, matrapik, mausukan, diba? Magka-virus, diba? So, kasi nasa loob ka lang ng bahay, kumikita ka ng malaki. So, bakit kailangan? Kasi po, yung pangarap po natin na aabutin mo ng 40 years. So, halimbawa, gusto mong bumili ng bahay, no? Bibili ka ng bahay, aabot po yan ng 40 years bago mo mabili. Kasi huhulug-hulugan mo yan sa pag-ibig. Pero, kung kumita ka ng malaki, diba? Let's say, kumita ka 100,000 a month. 100,000 a month. Anong maitutulong nito? So, yung 1 year, meron ka ng 1.2 million in just 1 year. So, kung kumita ka ng 100,000 per month, meron kang 1.2 million in 1 year. So, halimbawa, nagtatrabaho yung asawa mo. Yung asawa mo kumikita ng 20,000 a month. Yung 20,000 a month na kinikita ng asawa mo, bilang empleyado, pang gastos niyo yan sa mga needs niyo sa araw-araw. Tama po ba? Narinig niyo po ba ako? Baka mahina yung boses ko, ha? So, yung trabaho, yung income ng asawa mo, nagtatrabaho man siya, panggastos niyo sa pang-araw-araw yung 20,000. So, kung ikaw ay nag-online business at natutunan mong kumita ng 100,000 a month, meron kang 1.2 million, huwag mong gastusin, ipunin mo. Sa 1.2 million, makakabili ka na ba ng bahay? Meron na siguro, no? 1.2 million? Mag-comment nga kayo, hindi ko na kasi alam yung price. Ang alam ko kasi, condo, 5 million.
Pero yung house and lot, siguro meron ng house and lot na 1.2 million, no? Alam nyo kasi, mas masarap bumibili ng bahay pag cash kasi hindi mo na iintindihin, hindi na sakit sa ulo na magbabayad ka pa monthly. Kaya mas masarap na i-goal mo, bumili ka ng bahay cash. Kapag naman kasi natanggap ng mind mo yan, ng utak mo, ang mangyayari, magkakaroon ka ng mga opportunities na darating sa'yo para kitain mo yung 100,000 a month. No? Darating yung mga opportunities, darating yung mga tamang tao, yung tamang mentor na magtuturo sa'yo para kitain mo nang mabilis yung 100,000. Kasi mababago yung frequency mo. Kailangan mo lang alamin mo kung anong gusto mo. Yun, tinuturo ko po yan. No? Tinuturo ko po yun. Kasi po yung ating utak, mayroong programming. Para pong computer, may mga virus na po yan. Nung bata ka pa po, wala ka pang virus. Hindi pa nasasalpakan niya ng virus. Habang lumalaki ka, yung mga taong nakikilala mo sa paligid mo, yun yung nagbibigay sa'yo ng virus. Kaya nagkakaroon ng limitation. Tapos unti-unti, lumiliit yung pangarap mo. Hanggang sinabi mo na kinalimutan mo na yung pangarap mo. Hindi ka na nangarap ng mataas. Pero nung bata ka, mataas kang mangarap. Kaso lang, napasukan ka na ng virus. So, kailangan nating i-delete yan. I-delete po natin yan. Meron po akong ginagawang programming para i-delete yung mga virus na pumasok sa mind mo para magkaroon ka ng, wala ka ng limitasyon, no? No? Wala ka ng limitasyon. Magagawa mo lahat ng gusto mo, lahat ng gusto mo makukuha mo, diba? So, itinuturo ko po yan sa aking training, no? Exclusive po yan sa team ko. Ang yan po yung mga tinuturo ko, love attraction, mind setting, millionaire's programming, i-delete yung mga negative association, aalisin yan. Kasi kahit sabihin mong positive ako, may negative ka pa rin na naka dyan sa mind mo. Naka-ukit na. Hindi na matatanggal yan. Pero, matatanggal yan kapag sumailalim ka sa aking course, no? Yung aking course. So, itong course na to, binayaran ko to ng mahal. Pero kapag gusto mo mag-enroll dito, ang course na to, instead na 30,000 yung babayaran mo, 3,000 pesos na lang siya. Anong matututunan mo dito? Marami kang matututunan. Mababago yung mindset mo, mababago yung programming mo, madidelete yung mga negative association ng mind mo, at dahil doon, magkakaroon ka ng maraming sources, opportunity, nakikita ka ng malaki. No? Pero ito ay libre ko lang na binibigay pag naging part ka ng team ko. So, libre mo lang to matututunan. So, nag-aral ako ng ginatawag na motivational speaker. So, yung mentor ko, ayaw niya na ibigay ko ng free yung tinuturo niya sa amin. No? Kasi nga, mawawala ng value. Pero hindi ko naman siya binigay ng free. Kasi pag naging part ka ng team namin, bibili ka ng package. Yung package na yun, may bayad. So, parang yun na rin yung naging investment mo. So, lumalabas na hindi siya free. Tama ko ba? Pero, kung hindi ka part ng team, magbabayad ka ng 3,000 pesos para matutunan mo lahat ng mga tinuturo ko. So, yun nga po yun. Kung kumita ka ng 100,000 a month, 1.2 million, makakabili ka ng house and lot in just 1 year. Hindi mo kailangang humaghintay ng 40 years, uugod-ugod ka na, hindi mo pa nababayaran yung binibili mong bahay. Tama? At dahil dun, hindi mo na mabibili yung kotse na pinapangarap mo. Kasi nga, hindi mo pa nga nababayaran yung bahay na hinuhulugan mo, paano ka ba makakabili ng kotse? Pero kung natutunan mong kumita ng malaki, makakabili ka na ng bahay, makakabili ka pa ng kotse, makakabili ka pa ng farm, makakabili ka pa ng resort, makakabili ka pa ng apartment. So, madami kang mabibili. At yun yung magbibigay sa'yo ng asset para kumita pa ng mas malaki. Diba? Kasi pag nakabili ka ng maraming apartment, di kikita ka na naman. No? Yun na naman yung magbibigay sa'yo ng malaking pera. At mabibili mo yung mga bagay na pinapangarap mo lang. Okay? So, yun po yun. So, dumako tayo sa topic.
Bakit ba ako nagbibigay ng spillover? Ano ba ang naitutulong ng spillover lalo na dun sa mga nag-uumpisa pa lang mag-networking? Nung nag-umpisa ako mag-networking, hindi po biro mag-build ng left and right team. Tama po ba? Hindi po biro yan. Mahirap, madugo. Madugo pong mag-build ng left and right team mo. So, hanggang sa nagkaroon ako ng mentor na tinulungan ako, diba? Ako productive ako, masipag ako. Pag meron akong gustong abutin, sinisipagan ko. Diba? Masipag ako, kaya ko mag-direct ng 300 ng 6 months lang. So, ang maganda doon, kung meron akong 300 na direct at yung upline ko, binigyan ako ng spillover, yung left side ko na lang yung lalagyan ko. Unlimited pairing na. Tama po ba? At ang maganda doon, dahil nilalagyan ako ng upline ko ng spillover, yung lahat ng mag-join sa akin, isang line na lang. So, halimbawa, nauna si Hong Kong, may sumaling taga Canada, ilalagay ko kay Hong Kong. Si Canada, may sumaling taga Dubai, ilalagay ko kay Canada. Diba? May sumaling taga Dubai, diba? Nilagay ko kay Canada. Si Dubai naman, malalagyan ko, may sumaling taga Qatar. Ilalagay ko naman siya. Diba? Ganun po yung ginagawa ko. Bakit? Dahil para po matulungan natin yung mga nag-uumpisa mag-network. Kasi kung meron na silang spillover, paparisa na lang nila. Hindi na nila kailangan mag-build ng left and right team. Diba? At least, malaking tulong yon. Unlimited na yung pairing. No? So, halimbawa, for example, yung pairing nyo ng company nyo. So, let's say, sabihin na natin, ang pairing kasi ng mga company na high entry, di ba, nasa 1-5, mga ganon. So, let's say, sabihin na natin, yung pairing yung 1-5, so, mayroon kang naisaling 5 na tao, magkano nakikitahin mo dun? 1-5, 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
maganda doon, matutulungan mo yung tao na magkaroon ng confident dahil kumita na siya. At kapag kumita siya, lalo po yan sisipagin. So, ganun po yung ginagawa ko sa team ko. Kaya napaka-importante po. Subok ko na po ito, no? Subok ko na po. Napaka-importante na matulungan mo yung mga downline mo na magkaroon ng spillover. Kasi, pag kumita po yan, hindi na po yan titigil. At lalo po yung magsisipag kasi tataas yung kanyang confident at mabibili niya yung mga bagay na hindi niya nabibili. Yun po yung pinakamasarap na pakiramdam. Meron akong downline before, hindi niya pa naranasan kumain sa buffet. Pag pumunta siya ng buffet, hindi niya kayang pumasok. Nanginginig siya. Kasi ang kaya niya lang pasukan, Jollibee at McDo, Greenwich. Yun lang yung kaya niyang pasukan. Pero pag pupasok siya sa buffet, nanginginig siya. Kasi hindi po siya sanay. Piling niya, parang iba yung feeling. So sabi ko, kailangan mong pumasok dyan. Hindi niya kayang pumasok. Pero nung tinulungan ko siya, kumita siya ng 30,000. Naranasan niya kumita ng 30,000, 50,000, 60,000. Alam niyo, kumapal yung mukha. Ang tao, pag walang pera, mahina ang loob. Pero pag madami na, sabi nga ng mentor ko, kapag makapal ang bulsa, makapal ang mukha. Ayun, nilibre niya kami sa buffet kasi parang pagpapasalamat niya dahil naturuan ko siya kung paano kumita ng malaki. Kasi dahil sa trabaho niya, sobrang pagod niya, sobrang bilad sa araw, no? Pero nung tinuruan ko siyang kumita ng malaki, ayun, lumakas yung kanyang confident. Diba? So, ang laki ng pagpapasalamat niya. So, yun po yun. So, kaya po napaka-importante na magkaroon ka ng tinatawag na mindsetting. Okay? Tapos, kailangan din i-delete mo yung mga negative association na naka-install dyan sa mind mo. Kasi virus po yan. So, ituturo ko yan sa yung paano ba i-delete yung mga negative association. No? Yung mga virus. Kasi yun yung mga nagpapabagal sa'yo. Kaya hindi dumadating yung mga blessing. Ang tawag dyan ay blockage. Okay? Ayan. So, I hope na meron kayong natutunan. Thank you and God bless po.